Good day, guys. So ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa ramp pump. Siguro naririnig niyo na tong ramp pump na to. Ito yung mekanismo para itaas yung tubig mula sa baba ng libre. Yes, libre lang, guys. Parang free energy lang siya. Parang unlimited lang na itataas niya yung tubig mula sa baba. Ayan. So, maraming gumagawa nito. Pag meron kang ano, ito, pwede mo siyang gawin pag meron kayong malapit na batis sa inyo. At mula sa taas, pababa yung mga water flow. O kaya, merong malapit sa ano sa inyo, sa irrigation. Yan. Sa mga irrigation, pwedeng gumawa ng ganito. Depende na lang kung may mga elevation siya o mataas yung elevation niya, guys. Pwede kayong gumawa nito. Lalo pag nasa mataas na lugar kayo, try nyo, baka pwede gagana ito sa inyong lugar. So first, pwede ang mga main parts nga pala nito, guys. Ito yung valve nya. Yan. Valve. Ito rin, valve din to. So dalawang valve, ito yung mga coupling. Yan, coupling, guys. Tapos T. So, ang size nga pala ng project natin ay 114 yung diameter, guys. Ito po. So una-una, titignan muna natin na simbalin natin ito sa T. And then, ito. Take note, guys, lang, no? Pagka ito, kailangan ang direction nito ay eksakto. Kasi pag mali yung pagka-install natin ito, guys, siguradong hindi ito gagana. Yan. So, dito, kailangan pag ganun. Saka pala may spring pa to, guys. Kailangan tinatanggal to para maging ganito lang siya. Free flow lang siya. Wala siya dapat spring. Yan. Ito may spring. Actually, madali lang din naman tanggalin. Kuka lang ng long nose pliers. Tapos hihilahin lang. Hindi naman siya mahirap. Okay. Lahat po ito, guys, binili natin sa Shopee. So, kung... Kasi sa Shopee, mas mura yata dun eh. Compare dun sa mga nabibili sa mga hardwares, mas mura. Tsaka sa tingin ko, legit naman to, guys. Matibay. Mukhang matibay talaga siya. Yan. So, ito yung flow ng tubig. So, dapat ito, guys, maglalak siya. So, ang araw nito, kung makikita ninyo, yan, pababa. Pababa siya. Pagdating kasi ng tubig dito, yung impact ng tubig, kailangan mag-lock siya. Yan. Temporary lock. Every time na may momentum na papasok dito, biglang magla-lock to. Yan. Para yung excess. Kasi ang tawag kasi natin dito, guys, waste valve. Dito yung sinasayang para dun sa impact. Ngayon, pag papasok dito yung tubig, mapipilitan yung tubig ngayon, lalabas dito. Pupunta siya ngayon dito sa may... Yan, dito. Ngayon, baliktad naman ito, guys. Kung ito, ang araw nito, pababa. Ang araw naman nito, pataas. Yan. Ito. Yan, may araw siya, guys. Yan. Pataas naman siya. Para hahayaan niyang pumasok doon sa tubig. Yung impact. Dito, meron yung tangke. Kahit anong tank, parang istaka ng hangin. Yan. Parang istaka ng hangin dito. Bahala lang kayo. Si anything can do naman eh. Basta may space siya. Pwedeng, kasi ang ginawa ko sa akin, yung fire extinguisher. Yung tangke ng fire extinguisher para mas matibay. Pwede rin yung mga iba, gumagamit din sila ng mga mineral water tank. Yung plastic pala. Yung plastic na mineral water, nilalagay nila dito. Gumagana din naman siya, guys. Pero hindi nga lang siya nagtatagal. Kasi, siyempre, palit ng palit. Ayan. Pero dito, much better kung yung gagawin din na lang natin is medyo matibay-tibay na para ano. Ngayon, pag ang water system flow naman nito, guys. Yun nga, pagpasok nito dito, biglang magsasara to. Yung extrang momentum, yung bilis. Yung bilis ng tubig. Biglang papasok dito nga, guys. Ngayon, bigla siya maglalak din. Kapag nakapunta na yung tubig dito, maglalak din siya. Para hindi rin babalik. Kasi otherwise, magbabackflow to eh.
So ang mangyayari, bubukas to, magsasara to and then bubukas to. Ganun. Magsasara to bigla, ito naman ang magbubukas. Paulit-ulit lang yung cycle, guys. Magsasara to, magbubukas yan. Every time na may sasalpak na tubig dito, tapos, ano, papasok dito yung tubig, tapos dito lalabas. Yan. So, ang klase pala ng tinato ay reducer. T-reducer. Yan. T-reducer, mas maliit lang dito, guys. Nasa 0.5 lang. One half lang siya. Yan. Para, kasi hindi naman kailangan ng malaking pipe para dito, guys. Hindi kailangan ng pipe, ng malaking pipe para dito kasi maliit lang yung nilalabas niya. Pero constant po yan. 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 Ang trabaho pala nung ano, yung hangin dito sa taas, yung para mabumalik siya kagad dito, para magsara na kagad. Yan. Pagka tinulak niya dito at bigla mag-open to, pupunta yung tubig dito, pupunta rin dito. Para maging smooth. Ayan, guys. Ayan. Dito pupunta yung tubig na papasok dito. Ayan. Tapos, nandito na yung ano natin. Nandito na yung hose natin papunta sa taas. Kaya-kaya yan, guys, kahit mataas pa siya. Okay? So, make sure lang na tama yung installation nito. Tsaka ito, hindi tayo magkakaroon ng problema. Ayan. Ito nga pala, guys, medyo mahirap siyang i-assemble, no? Pero kung meron kayong mabili na mas maganda o fit na fit lang dito sa thread niya, mas maganda. Ayan. So tara, guys, kabit na natin. Hello, guys. So nabuo na natin yung ramp pump natin. At andito na tayo sa site kung saan natin i-install. Andun to yung tubo. Mula dun sa taas. Ayan. Ayan. Hanggang dito sa baba. So, bali ang parts niya. Bali, binili ko lang po lahat sa Shopee. Except tong mga tubo. Eh, dito lahat. Ito. PVC Union 114. And then, yan. Plastic dito. And then, ito yung T. T114 din. Tapos, ito, ano siya? Coupling yata to. Coupling. Ito, valve. Yan. Yan. Tapos ito, kung may sira-sira kayo, kung merong nabili sa junk shop, yan, pwede po yan. Tapos ito, dalawang T. Magkaibang direction lang sila. Ito, pag ganun yung direction nito, ito pataas. Ito. Ito pataas po siya. Para papunta yung tubig dito. So guys, tapos na yung ginagawa nating ramp pump. So subukan natin ngayon. Mula doon sa taas. Ayan. Ayan tubo, guys. Nasa 25 meters. More or less 25 meters yung haba. Dito pababa. Tapos kinuha natin doon sa may naghulog na tubig. Ayan. Hanggang dito. So subukan natin, ito na yung i-connect, nakabit na natin, guys, yung 114 na tubo. Ito pala, guys, 114 din. Ayan. 114 din ang size ng tubo na to. Ayan. Saka meron siyang gate valve. Ayan. Union patente. Ito. Ito, pipe support. Ayan. Tapos, dito, dahil meron tayong extrang ganito, fire extinguisher na nag-expire na, yun na lang ginamit natin. Tapos may gate valve din dito. Ito papunta sa taas. Ito yung papunta sa taas. Yan. Papunta sa taas. Tapos
ito pabaliktad, ito yung valve din. Ito yung valve. Ito yung waste valve. Ito ang purpose ito, nasa waste valve. Yung waste valve ito. Yan. So, ito na, bubuksan natin yung gate valve. Makikita natin yung pressure galing sa taas. Yan. Ayan. So, automatic guys, sumandar na yung system niya. Ayan. Itaas natin siya, walang pagbabago. Diba? Mahina rin siya guys, pero at least walang pahinga yan. 24/7. Nakakaipon din siya. Especially pag nasa taas.